ラブ。Stranded kami. First time kong maranasan to, ma-stranded. Nung ganito katagal. Alas 3:30 na guys, ng madaling araw. Dito pa rin kami. Takas kasi nung ulan kanina, ang daming punong natumba. Bali yung oriente, yung ubalaytong, eh, tinamaan ng mga punong kahoy. Kaya, yung tren, stranded dito. Ayan. Magantay kami ng taxi, ang tagal ng taxi. Nakakainip. Alas 3, imagine na madaling araw, mag alas 4 na. Diyos ko Lord, gusto ko na matulog. Gusto ko nang humiga sa kama. Gusto ko nang kumain ng mainit or uminom ng mainit na sabaw. Umigo pala. Umigo ng mainit na sabaw. At dahil malamig sa labas guys, naawa sa amin yung driver, locomotive driver, kaya pinapasok kami dito sa loob ng tren. At ang sabi, pwede kaming matulog kasi medyo matatagalan pa daw yung taxi. Mahirap mag-order ng taxi kasi madaling araw. Kaya ayan, sabi, pwede ulit kaming pumasok sa loob ng tren at doon na lang daw kami magpalipas ng gabi or ng umaga. Kasi alas 3:30 na umaga na. Kaya ayan guys, naghanap na nga ako ng pwesto. At syempre, kailangan itaas ang paa kasi pagod na ako at antok na rin ako mga oras na yan. Hindi naman ako mag-isa dito sa tren, may tatlo pa akong kasama. Kami yung huling batch na hindi nakasakay sa taxi. May dalawang batch na nakasakay sa taxi. Kami yung naiwan. Tapos ayan, nahirapan na silang mag-order ng taxi. So, apat na lang kaming natira. Yan yung dalawa kong kasama, yung isa nakaupo dun sa dulo. Ayan guys, maliwanag na pero andito pa rin kami sa Gundelfingen. Time check guys ha. 6:26. Andito pa rin ako, same place. Sa Gundelfingen, Bayern. Walang tren, walang bus, sira ang lahat ng linya ng tren. Sira. Gawa ng bagyo kagabi, bumagyo dito. Nag-live nga ako, 'di ba, sa bagyo. Nag-live ako sa FB. So,
Nag-overnight kami sa tren. So, wala pa rin bumabiyahe. Ayan pa rin yung tren na sinakyan ko kahapon mula Donauwörth. Andiyan pa rin siya hanggang ngayon. Ayan. Wala. Wala. Walang pag-asa. Walang pag-asa. Na-stress ako. Ay, Diyos ko, Lord. Susunduin daw ako. Nagpadala na yung company ko. Guys, nagpadala na yung company ko ng taxi. Antayin ko na lang. May message na ako ng shift leader ko. On the way na raw yung taxi. So, ganun talaga. Yan ang buhay ng train attendant, guys. No oras na. Pakita ko sa inyo yung oras. 7:15. Oh, magsa 7:15 na umaga. Ano pa ako nandito dito? Alas 12. Nung na-stranded ako dyan sa tren na yan. Pero nag-message na sa akin ang itsura ko, may stress. Nag-message na sa akin ang company ko, ang go-ahead. Ang sabi, mapapadala raw ng taxi para pick upin ako. So, stay lang ako dito. On the way na yung taxi para ako ay sunduin. Sagot ng company naman namin yun. Siguro na yung uwi mo, no? Yeah. Sandito na yung taxi. Diba ka niya side-side? Yung uwi. Yes! Pauwi na. 12 o'clock ako pumasok. Ito guys yung taxi na naghatid sa akin. Yan yung in order ng go ahead para maghatid sa akin dito sa Ulm. So ayun nga. Nag-start ako ng shift ko kahapon dito ng alas 12. Katulad ng sinabi ko. Alas 12 kahapon. Tapos ngayon, nag-end ako ng shift alas 9. Ilang oras yan guys? I-calculate nyo na lang. Kasi hindi na gumagana yung utak ko. Diyos ko Lord. Ay, wala akong tulog. Baka nakaidlip lang siguro ako ng 30 minutes sa tren kanina. Buti pinapasok ulit kami dun sa tren na na-stranded. Tapos, nakaidlip ako ng parang 30 minutes yun. Parang, yun. So, stranded din dito yung mga tao, yung mga tren. So, ayan guys. Stranded ang mga tao dito. So, kagabi, hindi ako nakapag-dinner. Ito yung supposed to be dinner ko kagabi. E kasi nga, hindi tayo nakauwi at nag-overnight tayo sa train.
Ngayon ko siya kakainin. Kasi sayang naman, naka-prepare na siya. Nilagay ko na lang sa oven para initin ng 10 minutes. Tapos, ito talaga yung breakfast ko for today. Ito yung naka-schedule sa aking meal plan breakfast. Ayun nga, gutom na gutom ako kasi nga wala akong dinner kagabi. Ayan, ma-stranded ka ba naman? Sa tren, bumabagyo, tapos walang kuryente. So, ayan. Tsaka ito. Kakain na tayo, guys. Dinner, kagabi, and almusal ngayon. In one. Okay, guys. Tara, kain tayo. Wow.